lamig, ang hangin, my gosh. I'm on my third day at makakalahati na tayo. Ako lang pala, makakalahati na ako ng budget natin na 200 dito sa Brussels, Belgium. So, tingnan natin kung hanggang saan pa aabot yung 200 natin na budget. Hello, Lito. Welcome to P-Vlogs. Ako po si Toto Percare. At ito ang aking channel. So, ito yung mga nangyaring kaganapan kagabi. I-add pa natin sa kagastusan natin yan. Pero yung isa, libre lang naman natin napuntahan. Pero yung isa, dagdag gastos. Tingnan nyo. Kainan. So, idagdag natin ito. Midnights na. Kasi nagutom na din naman ako. It's 9:50. Isang super laki na sandwich. Fries and drinks. Fries, sandwich, and coke plus the dip. Papaload muna tayo ng ating movie card. And tingnan natin kung magkano. I think mas makakamura ako dun sa 10 trips kesa dun sa 24 hours. Kasi nung kwento ko yung mga sasakyan, parang kakunti lang naman. Pati unlike kahapon, ang dami kong sinakay. Sulit na sulit yung 24 hours hanggang gabi na gamit ko siya. So tingnan natin 10 trips kung mas makakamura siya or back to dun sa 24 hours trip ticket tayo. So mas makakamura tayo dun sa 24 hours kasi 8.40 lang siya in comparison dun sa isa na 20 plus for 10 journeys. Kasi yung span pala ng 10 journeys is parang mga 3 months. Mga ganun siya katagal. Bukas, i-adjust ko na lang yung itinerary ko para at least magamit ko pa until 24 hours yung ticket na binili ko ngayon. Ganun. Our flea market tour. Titingin tayo, baka may mga magagandang paintings dito. So tingnan natin kung makakabili tayo ng magagandang paintings. Over the top sa mahal. So pag bumili ako talaga over, super, duper, over the budget. Pero tingnan ko bukas, baka naman may mas may mumura pa. Kailangang hirap tumawad kasi kailangan mo mag-French. Hindi naman ako marunong mag-French. Kaya bonjour, bonjour, ganun. Hindi ako marunong nun. So tingnan natin kung paano makakatawad bukas. Tingnan natin talaga. Pero may nagustuhan talaga ako. Kailang mahal. Super mahal. So, papasukin natin to. Wala naman entrance fee. Ito yung Notre Dame de Zublo. Diba? Very French. Ang drama. Ni Watashi. Meron pa tayong pinuntahan. Itong old city wall of Brussels. Tara! Under renovation siya. So, hindi natin matitingnan kung ano. So, yun. Mali pala. Yung palang kanina pinuntahan is Notre Dame de la Chapelle. Ito pa pala yung Our Lady of Victories na church. Yung Notre Dame de Zublon. O, parang gano'n ang drama. Ito pala siya. So, andito tayo sa sunod na flea market natin. Tingnan natin. Medyo ang vibes dito, social era. Social era, escalera ang vibes dito. Tingnan natin. Next up is Our Lady of Victory's Church. So, napagpalit ko yung kaninang dalawa. So, tingnan natin kung ano meron dito sa loob. Feel ko talagang pumunta sa mga simbahan, yung mga neo-Gothic, mga Romanesque, especially mga Baroque churches. Kasi, awan ko pa. Talagang, nandun yung unang-una, nandun yung mga arts na gustong-gusto kong makita talaga. At fan na fan ako ng mga architecture ng mga simbahan ng mga sinuunang panahon. Kaya pasukin natin ito. Victory's Church na pinunta natin. Notre Dame. Libot ko na.
Our Lady of Victories at Sablon. Ito palang area na to. Kung yung downtown area, yung old town is for merchants, itong area na pala na to ay para sa mga manyayaman ng sinuunang panahon. So may sarili silang church. Meron ngayon dun sa isang recommended na restaurant nung tour guide na authentic Belgian dish. So puntahan natin siya. Malayo siya. 1.9 kilometers away dito sa kinatatayuan ko. So we'll take a bus. It will take me 22 minutes papunta doon. And tingnan natin kung gaano siya kasarap. And magdala doon ng cancel ko yung isa kong activity sa Airbnb experience. Yung pupuntahan yung A Little Europe at kasama yung Atomium. So kung mayroong Eiffel Tower ng Paris, mayroong Atomium ang Belgium. So hanapin ko na lang kung anong pwedeng gawin ngayon na indoor sa Airbnb experience. Kasi nga, uulan siya mamaya at sobrang lamig na. So, hassle na ang paglalakad-lakad. Enjoy. Oh, thank you. Ang sarap, ang laki nung kinain kong Belgian sausage. So dito tayo kumain. Ako lang pala yung kumain. Saan ako kumain? Belgian sausage and Belgian beer. Recommended nung tour guide natin. Tour guide ko pala kahapon na dito daw kumain. Kung authentic Belgian food. Cost only 20 euros and 50 cents or 90 cents. Basta binayad ko 21. Hindi na ako kumuha ng sukli. Kasi ang sarap niya. Start ko drinking. So ating pumasok kasi lalakas pa siya. So kailangan ko sa busy yung magpainit at doon magtagal. Ganun ang technique na watashi. So nandito tayo sa City of Brussels Museum, Museum of the City. Maison on the way. So ito yung original mannequin piece na kita at nagkakalaga siya ng 10 euros. Dito ako napili kasi malapit lang siya sa lahat and umuulan na sa labas. Pagpapasok na ako, hindi ko nang mabilis. Basang-basa ang kaulan. Ang lakas ng ulan kanina. Tapos lumabas na din ako kasi dumami naman yung tao sa loob. So siksika na siya. Hindi na daw makapag-video masyado kasi ay malulubat na. Konti-konti na lang at lubat na ang iPhone. So tingnan na lang natin kung saan naabutin yung battery ko. Ako ng isang malaking license plate na manahan na Brussels. That's 7 euros. Tapos itong ganito na snow globe na favorite ng best friend kong mulog. Kahit saan ako pumunta ay may snow globe siyang ganyan. So dun sa pasalubong eh 1750 yung nagastos natin, idagdag natin yan sa gastos natin. Ganon. Dito tayo sa St. Michael and St. Gurdula Cathedral ng Brussels kung tamang pagkakaligtas ko. So ito siya. Dahil may na-save pa yung power bank. Alas 7 naman na. Quarter to 7. Mag-dinner na tayo. Hindi na muna ako uwi. Diretso na ako dun sa kakainan. Kasi mas malapit siya kumpara sa uwi mo na ako tapos babalik ako sa dinner. So puntahan na natin yung kainan, kumain na mag-dinner and saka na lang umuwi. So save na lang na better time. Hindi ako napag-vlog kanina kasi lumat na babad siya. Talagang wala na akong mahihirap sa pagkalumat niya. Ngayon nakabalik na ako ng bahay, nakatulog naman ako kagad.
Eh, bumaba ako ngayon at kumakain ako ng chips, yung chips na kinain ko, na binili ko last time. Tapos yung Coke na hindi ko pinubo, so ubusin natin ngayon. It's our fourth day today and super late ako na gising. Sobrang pagod ko siguro talaga kahapon, kaya super late na. So habol ako na sa breakfast na until 10 p.m. 10 a.m. Eh, 9:30 na ako umaga. Ito yung sandwich ng isang araw ko. So, nakagitan ko lang to ng 2 bites. Tapos, nilagay ko na sa ref. So, ito ang dadalhin kong merienda. Kasi, it's already 11 a.m. Mag-check out na ako. And, punta tayo dun sa isa pang park. Hindi ko pa nakapuntahan na for free. So, iniwan ko na muna yung gamit ko doon sa... Kasi ang nakachute naman ay yung Pilipinas, si Ate Anna Rose. Iniwan ko muna yung trolley ko doon para hindi ko na siya dadalhin. Babalikan ko na lang mamaya kasi pag alas 12 na din naman. And yung bus, yung flex bus is around 4:15 pa dating. So may oras pa tayo para maguli. Kailangan mapupuntahan na lang natin yung mga free. Kasi hindi ko lang sure kung over the budget na ako or less than 10 na lang yung natitira doon sa 200 euros. Pero tingnan natin kung ano nang mangyayari sa atin. Asahan pala. So as usual, malamig na naman. Yung bumbuna ni Watashi ay nilalamigan kaya nagsombrero. Dito tayo sa Park du Cinquantenaire. Kung tama ang pagkakabigas ko ha. Siya yan. Yan o. Oh, wow. Mas malaki to sa Brandenburg Tor. Sa totoong buhay. Oo, mas malaki to. Kasi Brandenburg Tor maliit. Dito ng installation ng Bright Festival. Nakita ko lang yung logo, tapos yung tawag ito, yung mga laser lights. Hindi natin siya napuntan. Sayang. Napuntan ko lang yung sa Monte Ox. Pero ito sayang. Hindi ko na. Sayang talaga. Kagabi sana. Kaya lang, maulan eh. Masyado pa tingin. So, okay na din naman. So, ito siya. Let's do a 360 degrees. Hindi pala 360, 180 lang. Diyan. Museums yan. Tapos yung gate. Tapos itong other side, museums din daw yan. Nakinig ko lang dun sa tour na nasa likod ko kanina. And from here, lalakaran natin. It's around 15 minutes walk papunta sa European Parliament. Puntahan na natin kasi malapit lang din naman. The heart of the European Union. Welcome to the European Parliament. Yung parliamentarium, sarado ngayon siya. Sunday. Oo nga naman. Punta ko doon kanina. Eh, sarado pala naman. Sunday. Naka, si Watashi. Yung nag-iisip. So, punta tayo doon sa gardens. Tapos, tingnan natin kung anong meron dito sa mga eksena dito sa banga. Yun. So, nandito tayo sa park. Wala naman palang mapupuntahan ditong maigigay. Nakabunggahan yung park. Talagang lakaran lang siya. Tapos pag wala, sigurong magawa yung mga parliamentarians dito sila naglalakad. Huwag ganun ang drama. Pero behind me is the National Museum of Natural Science. Kain ako ng lunch kasi alauna na din naman ang hapon. Kainin ko yung natira kong sandwich. So, one day old sandwich. Ikakainin ko na ngayon. Tapos, pagkatapos nun, maghanap tayo ng medyo indoors. Kasi malamig na, nilalamig na ako. Naglakad tayo ng mahaba. Malamig yung bato ko na. Feeling ko magkakaproblema ako ng malaking-malaki. Kasi malulupat naman yung phone ko. 30% lang. Hindi ko alam kung dahil ba nagagamit ko yung Google Maps or mahina na ito yung battery nitong phone ko. Papalitan na siya. I'm charging my phone. And the only thing to charge ay ganito. Years later. Yes, it is. So we are running late. Yeah, he's pinky this side. Yeah. No. Slolo, tinulungan kami kanina. Okay, Lola. Good luck, Master Lola.
Thank you very much. Thank you very much. Bye. Thank you. Ayan. He's cooking a bomb coming up. Nanloka kami. 1 hour late ang Flixbus. Bus. Diyos, kumakapag, ano na ako, saksak na ako. 26% more. My God. So yun nga, grabe. Nandito lang sa bahay. Naligo na ako. Tapos, ang sakit ng katawan ko nakakapagtalaga. Pero tapusin natin tong vlog na to. Kasi kinompute ko na din kanina, pagdating ko pa lang, yung lahat ng nagastos natin. So yun, sobrang late yung bus kanina pagdating ng pag-alis ng Brussels, na traffic pa kami sa mismong downtown Brussels. Pagdating sa Cologne, natingka pa kami doon ng mga 45 minutes kasi pinababa kaming lahat. Kasi meron pa lang anim na tatlong Portuguese, tapos tatlong African descent na illegal immigrant. So wala silang mga papers. Nandun sila, nag-hop sila doon sa bus, sa Flixbus namin. Tapos ayun. Kaya natagal lang kami doon, nakontrole pa kami ng mga border police. Nakuha ba natin yung budget natin na 200 euros for the 4 days? Doon sa 4 days sa pagstay natin sa Berlin. Ah, sa Berlin, sorry. Sa Brussels. Nasa Berlin na kaagad ako. Sa Brussels. So, lahat ng nagastos natin ay ito. Natira pa tayo mga cents na konti. Pero, at any rate, swak na swak yung budget natin for 200 euros, no? Doon sa apat na araw na yon. Pero ito yung nagastos ko doon sa Flixbus. Back and forth yan. At ito yung nagastos natin sa hotel. For 4 days yan. So, saktong-sakto yung 200. Actually, sakto. Medyo alanganin talaga yung 200 euros. Pero, kung mas matitipid pa ninyo yan, mas matitipid pa ninyo siya. Diba? Ako kasi medyo kumain ako ng medyo may kasarapan at kamahalan. May isang lunch tayo na 21 plus. Tapos, hindi pala 21 euros. Tapos, may isa tayong dinner na parang 31 plus or 32 or something. Mga ganyan, di ba? So, yun. Kung mapapababaan nyo pa, mas pababaan nyo pa. Kung matitipid nyo pa, mas tipirin nyo pa. Pero, huwag sana sa pagkain kasi, di ba? Kaya nga tayo naglalamierda. Kaya nga tayo nagsasightseeing para matikman yung culture, matikman yung pagkain, ma-experience yung culture, yung drinks nila, and yung umgebong or yung atmosphere doon sa land na yun, di ba? So, yun. Tapusin na natin to at tutulog na ako. Pagod na ako. Madaling araw naman na. So, muli, ako po si Toto Parker and see you sa next travel natin. Papunta ng Rome! Ako po si Toto Parker. Ito, ang aking channel. Ciao!